Magandang araw ulit mga kaubas. Ngayon i-update ko kayo dito sa aking dalawang puno na prenuning. Ngayon ay magto 2 weeks na siya. Yung iba ay nakapag bud break na, parang ito. Ayan, nagba-bud break na. Pero meron akong nakitang sakit mga kaubas, tulad nito nagkakaroon ng chemical burn, parang nasusunog yung kanyang dahon. So meron pa ako papakita dito, ayan o. So pangit mga kaubas, pangit na pangit tayo niyan. Maaring hindi makapagbunga itong ating ubas, parang yan oh. Nasusunog yung kanyang mga naunang dahon. Nung nakaraang araw kasi mga kaubas ay umulan tapos uminit. Ayan oh. Hindi malusog na lumalabas itong ating mga bagong sanga. Ay. So pero hindi pa naman nakakapag-bud break lahat. Meron namang mga malulusog. Parang yan mga kaubas oh. Sunog yung kanyang dulo. Ito hindi makita. Lalong hindi na makita. Basta yan oh. Tingnan nyo yun. Nasunog. Nagkaroon ng chemical burn dahil sa ulan. Hindi pa sana ako mag-apply ng fungicide kasi hindi pa naman nakapag-bud break lahat, pero ngayon mag-apply ako ng fungicide para maiwasan natin yung pagkakaroon niya ng chemical burn. Ayan oh. So ang pangit mga kaubas. So napakahalaga talaga nung pag nag-pruning tayo. Pag nag-pruning tayo ay ma-timing natin sa hindi maulanan pag ganitong nagsisimulang mag-bud break na. Parang ngayon yan, tingnan yung langit, uulan na naman. Ayan oh. Oh. Wala na yan. Pagka ganitong yung tumubong bagong sanga mga kaubas, yan. Hindi na magbibigay ng bunga yan mga kaubas kasi wala na, nasira na. Ibig sabihin yan, yung energy na nandyan ay gagamitin na lang niya sa pagre-recover sa kanyang mga dahon. So hindi siya magbibigay ng bunga. Dapat ang tutubo na bagong sanga mga kaubas ay mga ganyan, ganyan siya kalulusog dapat, ganyan kalalaki. Ay, so bad timing na naman tayo sa ating pruning. Hindi natin maiwasan yan mga kaubas dahil hindi naman natin alam kung kailan uulan. Ayun o, maitim na naman yung langit. So ngayon, bago mag uulan, mag-apply ako ng fungicide mga kaubas. Tapos dagdagan ko na rin ng foliar. Ayan po. Sunog. Umulan kasi mga kaubas, pero hindi siya malakas na ulan. Yung ambon lang na nakakabasa, kaya ganyan yung nangyari. Pero pailan-ilan pa lang naman mga kaubas yung nag-bud break, kaya sana yung mga susunod na mag-bud break ay hindi na magkaganyan, kaya agapan ko na siya, sprayan ko na ng fungicide. Ang gagamitin ko ng fungicide ay yung contact. Itong sanga na to ay sira na. Ang gagawin na lang natin dito, tanggalin na lang natin yan para magkaroon ulit ng may tutubong bagong sanga, kasi wala na yun, sira na yun eh. Ayan oh. Oh, natutuyo, makikita nyo yan. Ayaw mag-focus. So pangit na simula yun mga kaubas pag nakakita tayo ng chemical burn o
or fungus sa ganitong stage na nagbabad break na yung ating mga ubas. So agapan natin, at para yung mga susunod na magbad break ay hindi na maapektuhan. Ayan, mga nagbabad break. So ito, may hinanda tayong foliar fungicide. Spray tayo. Konti lang kasi 2 liters lang tong ating gagamiting pang spray. Ayan. Sana maagapan. Mahirap yan mga kaubas. Maaring hindi makapagbunga, or makapagbunga man pero kakaunti yung ibubunga niya. Sisimula na tayo mag-spray mga kaubas. Hindi pa sana ako mag-spray. Mag-spray na sana ako pag mga ganito na kalalaki sila lahat, pero wala eh, kailangan na ng agapan kasi nasusunog yung mga dahon mga kaubas. Sinamahan ko na rin ng foliar kahit pa kukunti pa yung nag-bud break. Ayan oh. Ayan, isang dahon na yun natira. Kasi natuyo yung kasama niya. So ang in-spray ko dito mga kaubas, fungicide na contact, tapos nagdagdag ako ng konting foliar. Kasi kung makita niyo ula yung langit, mukhang uulan na naman. Eh bukas baka mas marami na yung makikita nating chemical burn pag di tayo nag-apply ng fungicide ngayon. Mga kaubas, so pangit, nasusunog siya. Ito ayan o, hindi siya healthy. Ayan o, ay bad timing. Yun yung kahalagahan ng ano mga kaubas, yung timing ng pagpo-pruning. But laging ganun mga kaubas, na kung saan yung pinaka risky na life cycle ng ating ubas, doon naman siya tinatamaan ng ulan. Doon naman siya naulanan. Binibigyan tayo ng pagsubok mga kaubas, para lalo tayong matuto. Pero kung makikita nyo mga kaubas, ay bibihira pa naman yung nag-bud break. Kaya makasakali maagapan natin yung chemical burn nyo sa ulan, yung susunod na magbabad break ay magiging ganito sila kaganda. Ayan. Yan. Wala pa naman sa kalahati yung nag-bud break mga kaubas, kaya okay pa. Basta yun yung kagandahan na lagi mo siyang namomonitor. Nakikita mo yung kung ano yung kailangan na i-apply. Kung sakali ito mga kaubas, 2 araw ko siyang hindi tinignan, ay malamang na lahat yung mga tutubong bagong sanga ay magkakaroon ng sakit. Hindi ko na natanggal yung mga
nandyan sa taas mga kaubas, kasi kumapit sila dyan. Ayan o, isa pa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon din ng sakit yung ating ubas, dahil sa katamaran din minsan. Kasi kung sakali mga kaubas, yung mga dahon na natuyo na yan ay mayroon siyang fungus, ay maaaring lumipat din dito. Huwag nyo kong gahain mga kaubas, hindi ko tinanggal yan. Marami kasing ginagawa. Hapon na ako dumadating, tulad ngayon mag-aalas 6 na ng hapon ako dumating. Yan, hanggang doon, no? Hindi ko tinanggal. Isa yan sa dahilan na nagkakasakit din ng ating mga ubas. Kailangan natin talaga siyang linisan. Alisin natin lahat yung mga yan. Kasi yung fungus dyan or yung sakit dyan, yung nandyan sa mga dahon na yan, lilipat siya dito. Pero bukas, tanggalin ko na yan. Walang pasok bukas eh. So yun mga kaubas, yun yung update sa aking dalawang puno na tanim. Sana ay mapabungan natin ulit ito ng marami tulad ng dati. Kukunti pa lang naman yung nagkasakit, maagapan pa natin ito. So yun, maraming salamat sa inyong lahat mga kaubas. At update ko kayo ulit after 2 to 3 days. Bye bye.